Mainit ang usapin sa identity ng kontrobersyal na mayor ng Banban na si Alice Goh. Ang ilang residente naman sinasabing matagal na nilang nakikita roon ang alkalde. Pero meron ding ginigiit na bigla na lang daw lumitaw si Goh. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Merimon Reyes. Mainit ngayon ang usapin tungkol sa mayor ng Bambang Tarlac. Kaya naman ang ilan sa mga tagapagsuporta niya, nagpulong-pulong kahit pa mga mula sa kabundukan. Nagtipon sa harapan ng munisipyo ng Bamban ang higit 30 mga indigenous people at lokal mula sa iba't ibang sitio at barangay sa Tarlac. Pagpapakita raw nila ito ng suporta kay Mayor Alice Goh na kontrobersyal ngayon dahil hindi matandaan ang maraming impormasyon tungkol sa kanyang pagkakakilanlan nang humarap sa Senate hearing. Bagay na hindi raw pansin ng kanyang supporters. Marami po siyang ibinigay na tulong o suporta sa amin sa kabundukan. Usap po namin pa siyang sinuportahan namin. Ito po ay napakabait na ito po ay nagipagsalimuha sa mga ibang tao at sa aming mga kulot na hindi po sa hindi po nagdidiri. Sabihin na hindi sa masyaran. Nagkalat din ang mga ganitong tarpaulin na nagpapakita ng suporta sa alkalde. Nakita rin natin ang sinasabing piggery ni Mayor Alice Goh at sinubukang makakuha ng permiso para masilip ang loob pero walang taong sumagot sa mga katok natin. Itong buong kahabaan na ito, mula Yaan, Pulang Gate, hanggang doon sa may kaduluhan, ang sinasabi nga na piggery. Ito yung sinasabi na pinagkukuhanan niya nga raw ng pondo noong siya ay tumatakbo bilang mayor ng Bamban Tarlac. Nadaanan din natin ang malaking lupain sa likod ng munisipyo. Ito ang lokasyon ng Pogo Hub na ni-raid noong Marso kung saan 165 Chinese nationals ang pinadeport. Sa paglilibot natin sa Bamban, ilang mga lokal ang nakausap natin na ibinahagi kung ano ang pagkakakilala nila kay mayor. Na nakakatindi po siya Kapampangan pero hindi po siya makapagsalita Kapampangan talaga. Salita niya ng Tagalog, maayos. Maayos po, maganda po siya magsalita ng Tagalog. Parang hindi namin siya kilala talaga. Pero sa panunungkulan, napaganda naman niya yung Bamban. Sabi-sabi ng mga tao, baka Chinese nga daw siya Finlanta. Hindi pa rin natin masabi. Bahala na yung batas. Sila nang bibigay ng ginaldo sa amin doon, yung mga senior. Talaga na. Binibintingda sa kanila, sana makakuha na yun, lutas na yan. May mga iba po nagsasabi, bata pa. Sabi po nyo ng bata-bata, nakikita din po nyo si Mayor. Meron ding nagsabi na nagulat sila sa pagdating ng bagong mukha sa bayan. Ngayon ko lang po kasi na ano yan, nakita yung babae. Bigla na lang po siyang lumasod. Hindi ko po siya kilala. Sinusubukan pa nating makakuha ng panayam mula kay Mayor Alice Goh. Pero maging ang mga tagapagsuporta ng mayora, hindi pa siya muli nakikita. Para naman sa ilang indigenous people ng Bamban, umaasa silang manatili sa pwesto si Mayor Goh. Naayaw po namin siya mawala sa Bamban. Kahit po madam, sinasabi po siya ng Chinese, sapagkat ang dami po madam dito umupo na taga rito, wala man po nagawa. Ngunit ang Chinese siya po ay may nagawa dito sa amin sa Bamban. Mayroon mang pagkwestiyon sa pagkakakilanlan ng kanilang mayor, ang kanila naman natulungan at nadinig daw silang mga nasa kabundukan sa unang pagkakataon. Mobile Journal, Merimon Reyes po, hatid ang muka ng balita.